My hope is built in you, Lord. There is nothing more I want, and I find my joy in your grace. I desire to remain in your arms. Let the heavens sing of your great love, Father, as your mercy fall on me. Oh, revive my soul, and Lord, make me new. Let my heart rejoice in you. Holy Spirit, pour and flow. Come and rush into my soul. My hope is built in you, Lord. There is nothing more I want, and I find my joy in your grace. I desire to remain in your arms. Let the heavens sing of your great love, Father, as your mercy fall on me. Oh, revive my soul, and Lord, make me new. Let my heart rejoice in you. Holy Spirit, pour and flow. Come and rush into my soul. Of your great love, Father, as your mercy fall on me. Oh, revive my soul, and Lord, make me new. Let my heart rejoice in you. Let the heavens sing of your great, your mercy fall on me. Oh, revive my soul, and Lord, make me new. Let my heart rejoice in you. Holy Spirit, pour and flow. Come and into my soul. Holy Spirit, pour and flow. Come and rush into my soul.
maybe we can start now with our talk 8. So right now, we are now in our talk 8. Last week, we tackled talk 7 about family, Christian family. So marami tayong natutunan about what is an ideal Christian family. So maybe yung mga natutunan natin is na i-apply natin sa ating mga kasama sa bahay, especially kapatid and parents. So we are now going to talk 8. As we enter talk 8, we are tackling life in the Holy Spirit. So the life in the Holy Spirit, masyadong malawak yung meaning. So maraming bagay na matututunan kayo sa life of the Holy Spirit. So I have here the speaker who will explain and show the details of life in the Holy Spirit. Ipakilala ko lang siya. So eto, meron kaming onting picture na kinuha sa kanya. Teka, nasa na yun? Okay, ayan. Ito yung brother na to. He is nakatira siya in Quezon City. Currently, ang trabaho niya is a project engineer, QM CEM certified energy manager. He is currently working in Philippine Foremost Milling Corporation. Tapos, ang service niya in SFC was 8 years siya sa SFC. So, imagine, napakatagal na 8 years. Started in 2018. Graduate siya ng 2018 sa SFC CLP. So, right now, he is now in Couples for Christ, continuously serving in 2-4 years in CFC. Kinasal siya in July 16, 2016, December 2016. December 2016, nakagraduate siya ng CFC-CLP. Tapos ang current house, ang current service niya ngayon is a CFC, household head of 3 couples. So, meron kami dito ang isa pang picture. Lang po, ha? Sayang kung hindi nyo makikita. Wait lang po, ha? Wait lang natin. So ito, meron kaming yan, meron kaming picture. So this is exactly 4 years ago. Wow, 4 years ago. So I think bagong kasal pa lang siguro si brother neto. He was my speaker in my CLP noong 2016. So imagine, after 4 years. Oo nga, naalala ko na. After 4 years, naging team leader ulit ako. Tawag si brother, naging speaker ko ulit. So it is with all gratitude, I would like to present to you Brother Johnson Sales. Apo. Grabe. hello, hello. Dako. Paano yun? Pares tayo ng suot ngayon, ah. So, ang matagal na yung t-shirt ko talaga. Oo nga po. Actually, ano to, gift to nung nag-talk din ako. So, parang nung binigay lang din to. Anyway, sige. Pwede na ako mag-share ng ano? Okay, pwede na ako mag-share. Akin na po, akin na po. Sige, let's start. Okay ba yung ano? Nakikita niya na? Okay, sige, sige. Okay. Good afternoon. I'm Brother Jansen. And
praise God na nandito kayo and grabe yung team lead niyo, talagang hyper. So na medyo nakakatuwa siya. Anyway, with this ano, with this talk, praise God kasi talagang I mean, meron kayong time to spend in knowing about this topic. So for this talk, let's try to be in prayerful mode and we will try to learn more about the Holy Spirit because right now we really need this this kind of talk. So oops. Okay. Yan yung aking senior ko lang kasi syempre mga SFC. So that was a parang nagpropose ako sa aking ex-girlfriend. That was a conference. And usually ano eh, kumbaga it's really a leading from the Holy Spirit to do that. Wait lang, ha, wait lang. Pagkaya. Ayun ang mga interruption. Sorry, ah. So yan. So that was she's my wife, si May Ansales. So just to inspire you na in this community, maybe you will find your God's gift and soon to get married. So, okay. Much of Christianity today looks weak and lifeless. So right now, sobrang maraming mga nangyayari sa ating kapaligiran. Marami tayong mga problems, maraming mga alam mo yun, yung mga, for example, ito nga, yung pandemic. So, anong dapat nating gawin kung wala na tayong, if we feel na nagiging hopeless na? Because marami na wala ng trabaho, maraming mga natanggal, maraming mga company na nagsara. So, ano yung mga options? Ano bang gagawin dapat natin? Ano yung dapat nating i-priority with this kind of situation? So, the early Christians before, the early Christian movement was dynamic, strong, and attractive. If you will recall, nung mga 2,000 years ago, so, kumbaga, yung mga disciples, yung mga, kumbaga, talagang they really, really love to share the messages that they receive from our God, from Lord Jesus Christ na we really need to evangelize, ganyan. So, masyado silang aggressive, dynamic. Actually, tayo, yung country natin, yung Philippines, dahil din sa ano eh, yung parang, alam mo yun, di ba, nasakot tayo ng Spaniards, because of the faith. Kasi sinishare nila yung faith nila eh. So, nung napunta sila sa Philippines, doon natin na-receive yung ano, yung start ng Christianity. So, okay. The new life in the Holy Spirit. Maraming mga, maraming hindi masyadong nakaka-appreciate. We know Father God, we know Jesus Christ. But when we talk about the Holy Spirit, medyo hindi tayo masyadong away kung anong meron sa Kanya, kung ano yung ginagawa niya, anong role niya. So, if I will make you a simple picture, kasi ganito yung situation, yung parang, when we talk about the Holy Trinity, kumbaga the Father, the Son, and the Holy Spirit, try to imagine si Mama Mary. Because with that, gusto ko lang i-share na si Mama Mary is connected to this Trinity. Tignan niya, si Mama Mary is a daughter of God and a mother of Jesus Christ, and then the spouse of the Holy Spirit. So sobrang blessed. Kaya ang challenge is
if you really want to really connect with the Holy Trinity, we need to connect to Mama Mary. So with that, yung if you will recall that also, the God the Father is the source of love. Siya yung pinag source of love. And then Jesus Christ is the beloved, and he is the one who received the love from God. The source, the receiver, and the love itself is the Holy Spirit. So there is an eternal exchange of love between these three. So alam nyo yan, for example, yung pag-conceive ng isang tao, it is because of the Holy Spirit, because merong ma-form na bagong tao, because of love. So laging ganon. So when you encounter the term Holy Spirit, it is related to love. So laging ganon with God, with Jesus Christ, it's really related to love. So because God is love, so laging ganon din na hindi mo mapaghihiwalay itong tatlo. Lagi silang nandiyan, magkakasama, presence. Three person in one God. So lagi nandiyan niya. For example, yung sa Holy, sa Eucharist, when we receive the host, di ba, yun, kumbaga, it is Jesus Christ himself. So nandun the Holy Spirit, the God the Father, and Jesus Christ. So yan. Hindi natin siya hindi sila nang napaghihiwa-hiwalay. Lagi silang magkasama. The life in the Spirit is the kind of life God wants for us. So ano ba tong life in the Spirit? Ano ba ang buhay kapag nasa with the guidance of the Holy Spirit? Actually, with the Holy Spirit, there is a union with God. So ibig sabihin, we are really connected with the Lord when we feel that we have this the Holy Spirit who working with us. There is a union, merong ugnayan, merong connection. So anyway, next is meron kang new nature. Kumbaga meron ka ng bagong pagkatao, or kumbaga meron ka ng mga iniwan or you live a new life, a new nature when we encounter the presence of the Holy Spirit. I recall dati nung nasa bago pa ako nag-SFC, that was 2008. So parang feeling ko 2008, siguro 24 years old ako at that time. Parang feeling ko parang na dami kong na-miss sa spiritual life ko. Kasi parang, you know, siyempre, before the SFC, masyadong maraming mga kalokohan, maraming mga mortal sins, genial sins, maraming kakaibang mga iba't-ibang mga pinagagawa sa buhay. Pero when we encountered the presence of God, the presence of the Holy Spirit in our life, talagang mararamdaman mo yung mawawala yung guilt, mawawala yung iba kasing yung dating ng sin. Sometimes si Satan, yung sin, akala natin hindi na sin kasi nga nagiging blinded tayo. So ganun yung nangyayari sa atin. When we draw closer to God, mas lalo natin nakikita yung mga defects natin, mas lalo natin nakikita yung mga lamat natin. Alam niyo, one more pa kung paano nito ma-appreciate. For example, 'di ba alam natin, kapag tanungin ko kayo, ilang taon na kayo? Sabihin nyo, I'm 37 years old. By the way, I'm 37 years old na. So parang, if you will count your years, tama ba na ito yung distance nyo from the year from your mother? Yung 37 years old na ako, parang ganun yung distance ko. Parang, oh, grabe no, 37 years old na ako. So parang yung years ng gap ng parents namin, parents ko, ganun na katagal. So, pero, ito ang maganda. Tingnan niya, there's another source of life. Ito yung si God. If I am 37 years old, if I will, ito yung si God, if I will draw closer
to Him. So I will go closer to God. Tama ba yung years bumababa? From 37, from 30, kasi nga lumalapit ka kagad eh, yung source of life. So, hanggang dumating yung point na maging zero siya. And that will be your birthday in heaven. So, kaya yung mga lumalapit kay God, talagang bumabata. Amen? So, it's not too late na lumapit tayo kay God because there's a one saint na medyo na-inspired din ako because si Saint Augustine, at the age of 30, doon lang nag-start yung conversion niya. So, pero nung after ng conversion niya, masyadong marami siyang nagawa in terms of spiritual ano, parang help sa mga sumunod na generation. So, kayo, tayo, huwag natin isipin na hindi na huli na, but we can start again. We can have a new nature, we can have a new life with this help of the Holy Spirit. Power to serve us, Jesus witnesses. So, itong mga ito, example natin yung mga facilitators nyo, they serve. So, they were empowered to serve because they received the love from the Lord. So, imagine nyo, mga libre lang yan. I mean, wala yung mga bayad. But they do it because of the love that they received from God. So, yan. Merong ano, parang Jesus witness. Kaya nila ginagawa yan. Because they experienced the life in the Holy Spirit. So, yun lang din yun. So, Jesus promised the Holy Spirit to His disciples. They stay in Jerusalem and wait. Actually, I'm so blessed because last 2013, nakapunta ako ng Jerusalem, nakapunta ako ng Holy Land, and grabe. Grabe talaga kasi imagine mo yung place wherein Jesus walked. Na-witness ko yon. I mean, napuntahan ko. It was really a blessing. It was really a grace para lang makapunta doon. Because, alam mo yun, maraming mga kayo, if I will ask, you will invest the money, for example lang, ha, $3,000, will you invest the money or you will choose to go there thinking na pwede ko namang ma-earn ulit yung money na yan eh. So, alam mo yun, yung mga ganong leadings ba? So, praise God, I choose to be there and hindi ako nagsisi. So, kayo din, I challenge you, try to ask something na hindi nyo talaga kaya. And by the help of the Holy Spirit, definitely, i-guide niya kayo. Kasi yan yung role ng Holy Spirit eh. So, okay. The Day of Pentecost. So, itong scenario na to, if you will read the Bible, ito yung time na nag-aantay sila. Nag-aantay sila kasi nga, kumbaga, Pentecost is 50 days before the Passover. Yung Passover, yun yung nangyari kay Jesus Christ. So, nag-aantay sila. Marami nang nawawalan ng pag-asa, nawawalan na ng hope. Kasi, ano gagawin ko? Eh, yung sinasabi nilang God, Jesus Christ, eh, namatay. I will send you a counselor. That is the Holy Spirit. So by that time, the Day of Pentecost, na-receive nila yung Holy Spirit. I mean, descend of the Holy Spirit happened in Pentecost. And that is the birthday of the church. Yan yung birthday ng simbahan. Kumbaga, dyan nag-start yung pagiging Christian. Christian, Christ. Pag tinanggal nyo yung I-A-N, without Christ, I am nothing. So, grabe, no? If you are a Christian, without Christ, you are nothing. Kaya nga tayo tinawag na Christian because we have Jesus Christ. So, yan. Many others received the Holy Spirit. But nung scenario na yun, yung tipong talagang may mga nagsasalita, imagine mo, ha? Yung hindi mo na intindihan na lingwahe, kaya ako, Pilipino ako, tapos isa Chinese, nagsalita siya ng Chinese, pero naintindihan ko yung sinasabi niya, it is because of the Holy Spirit. So, something that can't be explained by science or by, it's really more on faith. So, yan. So, try to imagine na lang, kasi yan yung kailangan yung gawin with this, ano, with this talk. So, how can we receive the Holy Spirit today?
ano ba ang, nasa na ba ang Holy Spirit right now? We trust in God's promise and as in faith. Ang faith, mahalaga talaga tong faith na to. And pananampalataya. It's a real gift from God. Bakit yung mga iba walang ganyan? Because they did not receive it. Praise God, tayo kasi you're a Christian, you're a Catholic, and then we have this gift, a faith. Actually, if you will dig down, kung mas palalalimin pa natin, the faith that we have in the Catholic Church is a divine faith, not just a human faith. So, yan. Try to reflect on that. Ano ba ang divine faith? Ano ba ang human faith? Because maraming mga pananampalataya, akala nila is pananampalataya na galing sa Panginoon. Na pananampalataya na galing kay God. Pero, hindi. So, yan. We will experience a fuller release of the power of the Holy Spirit in our lives. So, yan nga yung sinasabi ko kanina na when you experience that power of the Holy Spirit, iba yung, parang yung, ano nyo ngayon, yung nag-lead ngayon ng CLP, yung hyper nyo na nag-host kanina, maramdaman mo yung excitement, yung talagang, let's do this, let's have this CLP, I want to serve, yung mga ganon. So, yeah, anyway, so praise God. Kumbaga, it's really more on the leadings of the Holy Spirit, that you did something, yung mga impossible. Diba? When you talk about faith, it is really something unseen. Hindi mo nakikita yan. Pero tanong ko, kaya ba nating masukat ang pananampalataya? That's a good question. Alam nyo, hindi mo nakikita pero kaya mo sukatin? Paano? Isipin nyo. Diba sabi nila, a faith without action is dead. So, ibig sabihin, you can measure faith by actions. Sino yung mga gumagawa ng mga actions na something impossible pero nagagawa nila kasi meron silang pananampalataya. Diba? Katulad dito, impossible kayang magawa ng CLP ng virtual. But because of faith, because of, alam yun, yung hindi kami mawawalan ng internet. Alam mo yun, yung mga ganong pananampalataya is really something leading from the Holy Spirit. So, mga simple lang yan, but definitely with this journey, one goal of the CLP is to grow you in faith. Papalaguin natin yung pananampalataya na yan up to the point na hindi kayo na easily shaken. When you say easily shaken, marami kasing ganun eh, yung mga taong nawawala ng pag-asa, yung mga nade-depress, because they don't have that faith, they don't have that hope. Pero once na na-build niyan, yung foundation na, no, I have a big God. So, kahit anong problems yan, I can stand firm. So, yan. So, yan yung ano, related din sa faith in the Holy Spirit. We can receive and experience the same power and gifts of the Spirit that the early Christians did. So, yung nangyari nung last time sa Pentecost, it can happen here. Alam nyo, meron pa akong isi-share na dapat yung ma-appreciate. So, just like to imagine na if Jesus Christ came because of Mama Mary, di ba kasi nga si Mama Mary yung naging mother niya. Maybe, but I believe on the second coming, it is also through Mama Mary. So, I'm just giving an idea na, okay, if that's the case, we really need help, Mama Mary, so that we can experience the fullness of life. Lalo na yung life in the Holy Spirit. Okay. Binibigyan ko lang kayo ng info na it's really about giving, parang we try to honor yung pagiging mother ni Mama Mary kasi iba yung role niya. So, yan. Actually, meron pang isa. That's why I try to promote yung praying the rosary. Bakit? Ako, bigyan ko kayo ng clue. Bakit we really need to do that? And then, why, ano ang magiging effect niya when in receiving the power of the Holy Spirit? Kasi ganito yun.
when we imitate Mama Mary, when we pray the rosary, ano ko lang to, parang sideline lang. Ginagaya natin si Mama Mary, and then, di ba sabi ko kanina, si Mama Mary is the spouse of the Holy Spirit. Asawa. Spouse. So, when the Holy Spirit, when we ask, imitate Mama Mary, playing the rosary, alam mo yun, yung talagang close na close kayo ni Mama Mary, when the Holy Spirit go around, seeing those people, parang makita niya, uy, okay ito ah, mukhang kamukha ito ng spirit ni Mama Mary ah. The Holy Spirit will recognize that. And definitely you will receive the Holy Spirit. The gifts of the Holy Spirit. So, ganun yung one way to really, because on the next talk, you will have the session, the receiving of the Holy Spirit. So, ang sinishare ko sa inyo is, you need to start to pray the rosary. Pag ako kasi yan eh, 2008, hindi ko alam yung ano eh, yung Hail Mary, yung Our Father, imagine niyo ha, 24 years old na ako noon pero hindi ko siya alam. Nakakayaman lang pero alam niyo nag-inaral ko siya. Nag-aral ako mag-pray ng rosary, nag-aral ako mag-pray ng mga Catholic prayers. Alam niyo, praise God. Praise God lang talaga. Naintindihan ko na siya or naging lifestyle ko na siya. Anyway, same relationship with Jesus, same transforming power. So, yan. Hindi natin pwede sabihin na kung ano yung nangyari before, hindi na mangyayari ngayon in terms of faith. Hindi. Ano kasi yan eh? 2,000 years ago, hanggang ngayon, it was handed over. Kumbaga, pinasa pa siya. Kaya nakarating sa generation natin. So, that is because of the Holy Spirit. Ano ba itong mga spiritual gifts? By the way, yeah, ang 'di ba naalala niyo si God the Father? Naalala niyo yung kay Moses, yung sa Egypt, yung tinawid sila, nakapunta sila ng Israel. Ganun niya kamahal yung mga tao. So, one way 'yan. Pero yung generation ni Jesus Christ, dumating si Jesus Christ kasi makukulit nga sila eh. So, dumating na si Jesus Christ ah. So, pinatay pa nila. Aba makulit. Pero nasabi ni Jesus Christ, I will send the Holy Spirit. Alam niyo, after nung namatay siya, yeah, that Pentecost happened, they sent the Holy Spirit. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin ang pagmamahal ng Panginoon. Ganun niya tayo ni-reach out from God the Father, from the Holy Spirit, ay from Jesus Christ, from the Holy Spirit, and the last part, sabi ko sa inyo, mga brothers and sisters, it is through Mama Mary. Kaya try to reflect on that. Spiritual gifts. Ano ba yung mga spiritual gifts na yan? Yung faith, yung kanina binanggit ko. Yung something na hindi mo nakikita pero you have that parang pananampalataya, paniniwala na something na hindi mo nakita pero because of the love from God, you have this gift, faith. Wisdom, usually ito yung mga right decisions or right actions driven by spiritual goal. So, kaya di ba si Solomon, parang anong gusto mong gift? Bigyan na lang po ako ng wisdom. Mautak siya kasi pag marami kang wisdom at mautak ka, hindi mo kailangan ng maraming pera kasi your wisdom will create that money, will create that something. So anyway, kung na-encounter niyo lang yung kay Solomon sa Bible. Knowledge, yung kaalaman. So right now yung ginagawa niyo, you try to fill your heart, mind and soul with knowledge na mas maintindihan niyo yung part na to. So I mean itong journey na to. I-relate ko lang. Have you tried to read the Bible? Ako nung dati aminin ko I'm an engineer. I love math. I love problem solving. I love mga ganong topic. Pero when I tried to read the Bible, parang hindi ko siya maintindihan. That was when I'm college yan, wala pa ako sa SFC. Bakit kaya? Kayo, bakit kaya ganun yung experience ko? Kayo. Alam mo, ito ang reason. Ang Bible kasi, it was written mga year 300. So,
medyo hindi pa yan nag-exist after nung kay Jesus Christ. So matagal siyang na pagsama-sama. But this is one thing that I am sure. It is written in a language of faith. Sa lingwahe ng pananampalataya. Inspired by the Holy Spirit. Pag wala kang faith, pag hindi ka inspired by the Holy Spirit, hindi mo madi-decipher ang message ng Bible. Kaya yung mga binabanggit ko kanina na when you read the Bible, tapos mababaw yung pagkakaintindi, it's really a surface level lang. Anyway, yung mga ibang religion, they interpret the Bible at the surface level, hindi yung core message. Anyway, so yan, without the Holy Spirit, without the gifts of the Holy Spirit, hindi natin yan maiintindihan. Because it was written in the language of faith. Sa journey nyo, mga brothers and sisters, maglalago yung pananampalataya na yan, and you will enjoy and you will definitely understand, oh my God, ito pala yung mga messages sa Bible. Okay, gift of healing. So meron tayong mga na-encounter, may mga healing priest. Naku, totoo yan. Talagang ma-experience. Kung meron silang gift talaga, napapagaling talaga nila because it was a gift from the Holy Spirit. Meron kayong mga na-encounter, mga healing priest, yung mga pag hinawakan lang yung dito mo, matumba ka. May mga totoo, may mga hindi totoo. So, tignan nyo na lang kung ano yung mga totoong mga healing priest. So, yan. Ibig sabihin, it is a gift from the Holy Spirit. Prophecy. After Jesus Christ, wala nang masyadong prophecy. Pero before the Jesus Christ, maraming prophecy kasi nagli-lead nga sa kanya. Eh. So, diba from talk to, sino ba yung tao na parang na-predict agad na ito, papanganak to, ganyan. So, it's only Jesus Christ. So, with that prophecy, gift of prophecy, kumbaga, it was inspired by the Holy Spirit to really give an information na what will happen next, what will need to do, what ano yung mga dapat gawin. So, tingnan natin, if you have that gift, praise God. Gift of miracle. So, yan, yung mga healing na yung mga miracles na hindi explain. So it was done or okay lang ba? Parang merong ibang ano. So discernment, usually ito yung making a good decision na guided by the Holy Spirit. So, ano, maraming mga ganyan, maraming mga practices or exercises para paano siya ginagawa. Discernment. Gift of tongues, if you will recall, merong mga, doon sa scenario na yun, yung sa Pentecost, there is a gift of tongues happening by that on that day. Kasi nga, when someone speaks with different language, na-interpret itong ibang tao. So, yan yon, interpretation of tongues. Ngayon, ano ba yung tongues na yan? Gift of tongues. A common experience, gift from God, may not immediately manifest. Ibig sabihin, hindi siya yung talagang immediate na-experience ng tao. I mean, ng someone who asked for that gift. Maraming ako when I graduated and then talk 9, I think wala naman akong ganung na-receive na gift of tongues, but when I persevere in praying, imagine niyo, I attended yung kay Labo Sanchez na group before, yung sa feast, and I served ako doon as prayer warrior. If you, kung kilala niyo si Bo Sanchez, habang nagtotalk siya sa isang gathering, may mga prayer warrior yan sa backstage. So ako, nag-serve ako dun before. And by that service, alam niyo, doon ko parang naramdaman yung gift of tongues. Yung when you focus on the Lord, hindi niyo na iniisip yung kung ano yung mga pinag-pray mo. It's really on the Spirit praying.
para hindi siya ma-interpret or ma-decipher ng Satan. Anyway, in your talk 9 will be more discussed and it will be more explained. Gateway to fuller life in spirit. So, kasi ito yung gifts na parang physically mag-manifest or makita kaagad. I mean, kaya siya yung ano, kumbaga, pero it doesn't mean naman na pag hindi ka, wala kang gift of tongues, ano ka na, outcast ka na. Hindi naman yun. It's really more on a gift. So, na kanyang gift niya. So, a gift is not a gift kung hindi mo siya ma-receive. Tama ba? Kung hindi ko to ibibigay at hindi to i-receive ng pinagbibigyan ko, hindi siya magiging gift. And tama rin ba na it's not the gift but the giver yung mas mahalaga? Kasi may nagbigay sa'yo. So, try to imagine si God. Our God will give these spiritual gifts to you. Will you receive it? Are you really excited to receive these gifts of the Holy Spirit na makakatulong sa'yo, sa atin, sa journey natin in this spiritual life? So, yun yung part na kailangan natin pag nilay-nilayan, pagdating natin ng talk, next talk, prepare ourselves na ma-receive natin itong gifts of the Holy Spirit. Okay, so ano ba yung mga obstacle? Ito kailangan maging aware ka para hindi nyo magawa. Unrepentant attitude. So, usually, if you encounter yung talk 4, so marami kayong realization na, ito yung mga kasalanan ko before, so I really need to remove this, ganyan, hindi ko na ito gagawin, ganyan, magbubago na ako, magko-confession na ako, ganyan. Pero kapag hindi mo na-recognize yan na unrepentant attitude, ibig sabihin, hindi, okay lang ako, hindi naman ako makasalanan eh. Ibang posture yun ng spiritual aspect mo. I mean, hindi dapat ganon. Dapat, we really need to accept our brokenness, yung pagiging weak natin. Kumbaga, kailangan natin ma-recognize na hindi natin to kaya ng tayo lang. We really need the help of God in this journey. Yun. Kumbaga, hindi tayo pwedeng maging maangas na hindi ko na kailangan yan, hindi ko na yan hihilingin. So, nako, dapat i-change natin yung mindset natin with that. Kailangan natin itong mga to. Feeling unworthy, sabi na, dami kong kasalanan, hindi ko na yung ma-receive. Huwag ganon. Kasi hanggat nabubuhay ka, talaga maka-encounter ka ng kasalanan at makakagawa ka ng kasalanan. Yun lang yun. Pero itong tatandaan natin, meron kasing gantong parang sinasabi na saka na lang ako magbabago pag malapit na ako mamatay. Parang hindi yata maganda yun. Kasi, are you sure na at the hour of your death, makapag-repent ka? Hindi. Hindi mangyayari yun. Kasi, hindi na siya your life, imposible na makapag-repent ka kasi naging lifestyle mo na siya eh. Anong mas magandang thinking? I will strive to avoid those sins until the end of my life. Kasi gusto kong magbago, kasi simple lang, alam mo, nakakatakot to. When we died in the state of with mortal sin, diretso tayo to hell. So, we really need to die in the state of grace para sunduin tayo ni Mama Mary at din tayo sa heaven. So, yan. Actually, yung isa ko pang kwento dati, nung 7 years old ako, sabi ko, nagtanong ako eh, sabi ko, bata pa ako na, 7 years old, saan kaya ako mapupunta pag namatay ako? Alam mo, nalungkot ako nun. Kasi hindi ko alam eh. Ma'am, parang mamimiss ko yung parents ko, ganyan. Alam mo, nalaman ko lang yung sagot. Nung nag-CLP ako, nag-SFC ako, weird, no? Imagine mo, at the age of 24, saka ko lang nalaman na there is a heaven, there is a second life, there is
preparing for us na in this journey is just temporarily, na we have eternal life with God in heaven. Alam mo yun, yung mga ganung part, naku, nasa sa SFC ko lang siya na-appreciate. Because of attending series of talks, series of conference. So, definitely kayo din, ma-experience nyo rin yan. And you will get the answer, yung mga tinatanong nyo na iniisip nyo na gusto nyong malaman. Just ask a good question, you will have the good answer from God. So, obstacles, yung takot, sino ba yung doubt, yung parang, hindi naman ako makaka-receive nyo kasi marami akong kasalanan. So, wag tayong maging gano'n. Yung pride, hindi ko na kailangan yan. Obstacle yung mga yan kasi, alam nyo, isa pa, kung bakit nagkaroon tayo ng Satan, kung maalala nyo, sino ba si Satan? It is because of pride. Bakit? Alam nyo ba na ang sinabi ni Satan kaya nagkaroon ng Satan? Anong sabi niya? I will not serve. Di raw siya magsiserve. Di raw siya magsiservice. Kaya nagkaroon ng Satan. So, anong gusto niya? Gusto niya siya yung pinagsisilbahan. Pero hindi eh. Dapat, we really need to serve. We really need to serve. Because we love. Yun. So, yan. Being selective. Kumbaga, yung mga binanggit kanina ng mga gifts of the Holy Spirit. Kanyari, yan, gift of tongues, discernment, interpretation of tongues, faith, wisdom, knowledge. Sabihin mo, gusto ko ito lang. Wala nang iba. Pero, hindi rin siya maganda. But it's really more on, if someone asks you, ano yung gusto mo, sabihin mo lang. Pero, we really need to be open. Hindi yung pwedeng, gusto ko ito lang, Lord, ha, kasi ito lang kailangan ko. Hindi. You will be asked by your facilitator, ano yung gusto mo ipag-pray ko sa'yo na gifts of the Holy Spirit. Sabihin mo, may mga priority eh. Sabihin mo kasi ipag-pray over niya kayo na ma-receive mo to. Naku, napakagandang session yan. Yan yung prayer session. Yan yung pinakamagandang experience sa CLP. So, anyway, hopefully, maka-attend kayo niyan for the next talk. My personal experience in the receiving of the life in the Holy Spirit, journey kasi siya eh. So, hindi siya pwedeng pag okay na, stop. Hindi. Kumbaga, tayo, we have this journey in life na kailangan nating bumalik sa Panginoon. Yun yung dapat nating isipin na kaya tayo, itong CLP, it's an invitation na preparing you na, oops, there's another way of life, a lifestyle wherein you will experience the spiritual life. Kasi akala natin, puro, ano lang, yung maraming mga nawawala ng pag-asa kasi akala nila hanggang dito lang. But tayo, na nasa community, we believe na there is another life. There is something preparing for us. This is our life here is just temporary, and we are aiming for that. Ito pa. Nalala ko lang. Di ba pag nag-take tayo ng exam, nagre-review tayo kasi gusto natin pumasa. Board exam, for example. Sometimes kapag nagre-review tayo, gusto lang nating pumasa. Pumasa ng board. Alam niyo yung sa side ko the before, hindi ganoon ang aim ko eh. Ang aim ko, mag-top ng board exam. Bakit? Kung hindi ako mag-top ng board exam, sure ako, napapasa ako. Tama? Pag nag-aim ka na pumasa ka lang, it's either papasa ka or babagsak ka. Nag-gets niyo yun? Parang ganito rin yun. When we aim to reach heaven, dapat talagang higher level. Kasi kung gusto mo lang, paano kung hindi ka makaabot? Kasi ganito pala yan. Merong tinatawag na degree of glory in heaven. So, it is from the same. So, ibig sabihin, yung mga
in terms of degree of glory in heaven, siguro yung mga maraming nagawa, maraming na-serve, maraming mga nandun, may level sila. So tayo, ganun din dapat. We really need to aim higher. Aim high. High for what? High in terms of aiming to be with God in heaven. That's, alam mo, pag tinanong ko kayo, ano bang goal nyo sa buhay? Gusto ko ganito, 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 ganito. Gusto ko bahay, lupa, ganyan. Gusto ko na. Wala ba tayong tinatawag na ano, spiritual goal? Dapat magkaroon kayo ng spiritual goal in life. Kasi yung spiritual goal na yan, that will be forever. Eternal ba? So, yeah, what will we do in the prayer session next week? So, ito yung mangyayari. So, we will have the commitment to Christ. So, meron kayong babasahin for that. We will do the pray over. We will have the yeah, discussion with this, with group leaders. So, yan yung mga preparation for next week. Some final reminders. Beware. Ibig sabihin, maging aware kayo kasi pwede kayong magkaroon ng temptation not to attend. Nako, kailangan sensitive kayo dyan. Kailangan makita nyo na pinupul kayo ng kalaban. So, dapat be aware. Be not be afraid na attend kayo, na you will commit yourself to really commitment to Christ. Huwag tayong matakot doon. Review intentions and expectations. Ibig sabihin, ano ba yung gusto mong mangyari by that time? Ano bang mga gifts of the Holy Spirit? Ano ba yung gusto mong ma-receive? Ano ba yung gift na gusto mong para magamit mo in your spiritual journey? Alam nyo, we have a great God. So, kung ano yung hilingin nyo, bibigyan niya. Actually, yung praying the rosary, it is part of the promises, from 15 promises in praying the rosary. Hilingin mo na lahat. As long as it will not harm you going to heaven. So, when you pray the rosary, isipin mo na kung ano yung mga kailangan mo. Hilingin mo na. It will be given to you. As long as it will not harm you going to heaven. Ganun katindi si Mama Mary. Desire the life in the Spirit. So yan, usually when we say na life in Spirit, yun nga, something na hindi bounded by this world. Tatanungin ko kayo, sino ba ang naghahari ngayon sa mundo? Is it God or is it Satan? Right now, it is Satan. And we are here to persevere. And ang maganda doon, in the end, nung nasa Facebook ko, in the end, sabi, from Our Lady Fatima, in the end, my immaculate heart will triumph. In the end, in this battle, nandoon tayo sa side na winner. So, kailangan lang natin mag-persevere. Kailangan lang natin mag-stay kahit na maraming mga pandemic, maraming mga trials, problems. Doon kasi nasusukat yung pananampalataya natin. Yung foundations ng pananampalataya natin. So, sabi ni Pope Benedict XVI, there is no Pentecost without the Virgin Mary. So, ganun yung role niya talaga. Kaya, as your speaker for this talk 8, I encourage you na start to really reflect about your spiritual life. Ano yung gusto nyong mangyari? Kumbaga, you really want to draw closer to God until the point na you will reach death and then it will be your birthday in heaven? Ganun eh. Ganun yung mga saint natin. When we talk about saints, napag-uusapan ba ba yan sa ibang environment, sa office? Parang hindi eh. Sa family, napag-uusapan ba yung
about sa mga buhay ng mga saint, parang hindi eh. But with this community, with this your facilitator, yung mga nakakasama niyo sa CLP, you can talk about that. Sharing ko yung mga nabasa niyo, inspiring them na grabe pala yung buhay ni St. Augustine, no? Magkaanak siya sa labas. Tapos, namatay yung isang dahil sa mali yung pagkakapagtanggol niya din. Anyway, may movie kasi nun eh. Hanapin nyo nga sa internet. The Confession of St. Augustine. May movie yun. Panoorin nyo. Oo, baka maiyak kayo. Kasi, yung... Ah, example lang doon. Inano ko lang kasi para... May time na ba? Basta lang. Kasi si St. Anne, yung mama niya, naging saint. Ay, sorry. St. Anne? Sorry, sino ba yun? Naku, nakalimutan ko. Basta yung mama ni ano, yung mama ni St. Augustine naging saint, kakadasal na magbago si St. Augustine. Ano ba yan? Nakalimutan ko na yung name ng mama ni St. Augustine. Si St. Anne yung mama ni Mama Mary. Anyway, I hope na meron kayong napulot. Meron kayong mga nakuha. Meron kayong mga babaunin. And yeah, thank you for this and may God be praised. Stop sharing. Okay, ayun. Maraming salamat po, Brother Johnson, for that great talk. Thank you for showing us what are the gifts of the Holy Spirit. Tsaka ano yung mga magiging obstacles na kaharapin namin in receiving the gifts of the Holy Spirit, especially for giving us details about the Holy Spirit. Salamat din sa mga wisdom na shinare mo, mga experiences mo on your journey to SFC and Couples for Christ, na pinakita nyo kung paano nyo ina-apply yung gifts of the Holy Spirit. Also, thank you for encouraging us to always pray the rosary. So, yes. Malaking bagay 'yon para sa faith namin, sa faith nating lahat. So, meron lang kaming unting ipipresent lang sa iyo, kuya. Bro, wait lang po, ah. Magpapa-deliver ka ng food? on the way pa lang po eh. Nakabook lang po ng Grab. So, ito po, meron kaming onting lack of appreciation. This certificate of appreciation is presented to Brother John Sensales for being the speaker of Talk 8, Life in the Holy Spirit on November 7, 2020 via Zoom. So, this is... signed by the team leader, assistant team leader, and the chapter topol coordinator. Yung food po, bro, to follow na lang po. Joke lang. Pero pahintay lang po, baka nasa labas na po ng bahay nyo. Actually, kanina pala, kaya ako na umalis kasi may nag-deliver from Shopee. Eh, ako lang tao rito. Eh, dapat katok ng katok eh. Ngayon po, baka may magkatok uli ngayon. Nandiyan na daw. Nandiyan na okay po yung na. Food. Sige po, picture po tayo, bro. On cam tayo lahat. On camera tayo lahat. Ito niya, new normal ng picture eh. Ayos. Ito, groupie. Virtual groupie. Okay, on cam tayo. Abigail, AJ, Jillian. On cam po. Yan. On cam. Okay na? Sige. Yes, AJ. Yan. Baka may problem pa rin sa signal. Yan. Okay na, sir? Sige, okay na siguro. Sige, 1, 2, 3. Okay.
Thank you. Maraming salamat po, brother Johnson. Thank you po. Next time po ulit. Salamat. Thank you. Praise God. Praise God po. Stay safe po. Stay safe po. Thank you. Okay, natapos na ang ating talk 8, The Light in the Holy Spirit. But before that, may unti lang tayong icebreaker. Kasi nag-prepare ang ating assistant team leader, tsaka si DJL natin na si Ate Kat ng game. Mas mahirap yata na games to. So, mas marami tayo ngayon. Sali ako ah. Sali kami dito ah. Okay, I leave the floor to John. Ayan. So, itutuloy lang natin yung game natin natapos na nakaraan. So, kasi wala naging winner eh. So, si Renren na magpapahula para masaya. Ah, sige. Tapos, yan. Tapos si, matopic si Kathleen at saka si Robin. Kung sino pipili na, kung sino manalo siya pipili ng category. Sige, okay. Matopic na, Kat, Rob. Bato? Pick! Hindi ka narinig. Hindi ko makalaw si Robin. Bakit ba? Matopic daw. Ay, umalis kasi ako, sorry. Ano? Ah, tayo. Sige. A game. Bato. Pick. Pamilyan. Hindi ko nanalo. Ikaw. Tapos? Okay, sige. Pili ka ng number. 1 to 5. 5. Okay. Send sino ko na kay Ren. Sino manghuhula? Ikaw. Lahat ng manghuhula. Lahat na manghuhula. So, kung kaninong team ang mauna, siya ang panalo. Siya panalo, siyempre. Okay, sige. Oo. Pag-chat ka na kay Renren, ha? Pangalan mo? Charades to, no? Charades. Pinoyhen. Ano ba? Pinoyhen niya ba? Pinoyhen niya ba? Oo. Isang game lang to. So, dapat mahulaan niyo na to para panalan. Grabe naman! Ano ba yan? Si may palaro pa ata si Kat, eh. Grabe naman. Ba? May palaro pa ata. Kailangan lang natin malaman kung sino yung mananalo. Hirap naman yan. Kaya ngayon ko lang nalaman na may ganon. Okay, sige. Ano yun? Yun na lang muna si Robby. So, may natutunan ka, di ba? Dito ka muna. Wait, I-google. 2 minutes. Two minutes. Okay, sige. Timer. Lahat manghuhula, ah. Paunahan lang. So, timer starts now. Go. Tao. Hindi. Hayop. Oo. Sa Pilipinas? Hindi. Lumilipad? Hindi. Alaga? Land? Hindi. Air? Water? Pede. Air? Pago? Hindi. Palaka? Water. Palaka? Hindi. Penguin? English? Mamal? Tagalog? Tagalog? Til? Hindi. Butanding? Hindi. Balyena? Hindi. Sa tubig lang? Sabihang daga? Pwede. Ulit, fish? Crocodile? Hindi. Buaya? Hindi. Dolphin? Ulit, reptile? Hindi. Mamaw? Pating? Oo. Sokoy! Ang dami kasi nagsasalita, nalilito ko si sasagutin ko. Second. Hindi nalilala para sa inyo. Pagong? Hindi. 40 seconds. Pating. Hindi. Water snake. Ay, hindi. Pating yung Tagalog pala. Electric. Hindi. 30 seconds. Igat. Hindi.
Ano yan? Plankton? A-B-E-F. SpongeBob. Sabi pa rin naman yun. Jellyfish parents. Nakakain. 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 10 seconds. 9. 8. Madalas makita? 7. 5. 4. Diwin. 3. Hindi. Ano ba yan? Ano ba yan? Kasi hindi na nila malaman kung ano oh, hindi ko. Sila Tagalog na Tagalog eh. Yung sinasabi ko, English yun. Ay, English ba? Sabi ko niya ako eh. Kasi may nagtagalog, tapos umuho ka. Yung pala, iba pala yung... Ang daming tanong eh. Ano siya? Ayun o. Ang sakit. Ano ba? Wala pa rin panalo. Ano word? Ano yung word? Otter. Ang hirap. Ang hirap. Ano ba yan? Otter. Walang panalo? Ang hirap naman kasi. O, isa pa. No. Ganun talaga kasi syempre malaki yung premyo nito eh. Wow. Isang category na lang. Sikat din naman. 1 to 4. 4. Okay. Si Renren pa rin na magpapahula ah. Ako pa rin? Siyempre, ikaw. Di ba gusto mo sumali? Ang hirap pag ang daming sumasagot. Okay lang yan, kaya mo yan. A game. Teka. Tagalog! Okay. Maloka, wait na. Okay na, 2 minutes. Starts now. Tagalog. Hindi. English? Hindi. Lugar? Hindi. Tao? Places. Hayop. Pangyayari? Oo. Yung ano yung oh, hayop o pangyayari? Abigail. 11-11 ba yun? Hindi. Legal holiday ng Pilipinas? Hindi. So, ano yan? Anniversary, ganon? Christmas? Hindi. Monthsary? Hindi. Holiday? Weeksary? Holiday? Hindi. Event? Oo, Anong, oo? Oh. Event? Event. Sa SFC? Hindi. Concert? Sa Buhay Buhay? Birthday? Hindi. Masaya ba yan? Masaya? Pwede. Christmas? Hindi. Thanksgiving Day? Ano yun? Thanksgiving Day. Hindi. Parehas hindi. Lawrence de Mayo. Little legal holidays. Valentine's Day? Hindi. Ganesha? Independence? Hindi. Chinese New Year? Hindi. Moving up? 30 seconds. Graduation. Hindi. Olympics? Pwede. Olympics, sports best. Pwede. Olympics? Pwede. Pageant? Sports day? Miss Universe? Hindi. 10 seconds. PBA? Hindi. UAAP? Rio Olympics. Pwede. Malapit na sa Olympics. Wala na. Wala talaga mananalo dito. Tigil na natin ito. Southeast Asian Games. Asian Games. Sea Games. Mayroon pa kayo nito. Wala talaga mananalo. Tigil na natin ito. Wala talaga. So, yun na yung tadhana. Wala talagang mananalo. Wala makaka-receive na premyo. Isa pa ba? Okay na. Wala panalo si Kat naman. Yung palaro naman ni Kat. Wala talaga eh. Nag-white flower na ako kasi masakit ulit ulo ko.
Sumakit na yung ulo. Sumakit din ulo ko eh. Ang tagal eh. Again na, Kat, ikaw na. Hindi na nila kaya eh. Sige. Nosebleed na nga sa otter eh. Tuloy natin next week. Sea Games pa. Ayaw talaga ni John magpanalo. Padali na yung mga susunod eh, sayang. Really hurts. Game! Anong laro mo, Kat? Anong palaro mo? Kaso paano? Ano pa rin? Brothers versus sisters. Kaya nga, ano ang laro? Ano, Wika Rambulan. So, mag-share ako ng... Mahirap din yan. Wika Rambulan. Hindi kasi ako ready, so mag-share ako ng screen. Pinagandaan. Aba? Pinagandaan. Ano yan? Ano yan? Gusto po makapinitan. Ano yan eh, dating palabas? Anong wait palabas lang, yan? Paano? Paano mo ba? Pinasaya. Ano kayo magbabaz? Mag-mute muna lahat, tapos si Robin lang, saka si Joan yung magsasabi ng ano. Sige. Bago sumagot. So kung sino unang magsabi nun, siya yung sasagot ng word. Anong sasabihin? Nag-bust ka sa akin. Ano? Iba ano yan? Parang pinipraise mo? Tama ba ako? Anana? Parang pinipraise? Sinasabi? Oo. Bigay ka nga na example pa. Oo, magbibigay ako example. Magbibigay ako sample, pero paano yung buzzer? So, si Joanne sa si Robin yung magsasabi muna ng ano, ng ano ba? Hep-hep-hooray na lang. Tapos bago sino yung unang magsabi? Sino yung unang magsabi ng hep-hep-hooray? Yung grupo nila yung sasagot ng word. Sige, ano sige na lang? Kat, ano? Yung boys na lang, hep-hep. Yung girls, hooray. Kasi baka magkalituhan eh. Sige. So si Robin lang sa kasi Jo. Yung magsasabi nung hep-hep. Tapos nakamute sila. Tama? Tapos, nauna si Robin magsabi ng hep-hep. So yung mga boys, kahit sino sa inyo, pwede sumagot ng word. Okay. Example. Mahirap din to eh, Wika Rambulan. Ano mo mag-share? Yan. Ito na. Paintindi mo, hindi ko naiintindihan. Parang pulang bayan. Hawa! Ito. Ayan, no? Ayan na, may category na dyan. Tapos, okay. Oo. Tapos, ipopronounce mo? Oo. Halimbawa, mag-hep-hep, saka-hooray muna si Robin, saka si Jo. Tapos, halimbawa, nauna si basahin ng grupo ni Robin yung word. Tapos, sa kanya sasabihin kung ano yung word na yun. Okay? Okay. Mm-hmm. Ano lang yan, ha? 5 seconds to answer, ha? Tapos, pwede mag-steal. Pag hindi nasagot. Game. Ano lang? Halimbawa, yung... Taga-hooray, tapos isumag ka si Jo. Pep-pep si Robin. Hooray si John. Sige. Halimbawa, yan. Yung category. Mag-hep-hep ako kahit di nyo alam, ha? Mauna lang tayo, ha? Hooray lang, ha? Kayo sumagot. So, ito yung sample. Yan, book title. Babasahin nyo muna. The Binge He Cow. Ano yan? The Binge Code. Ayan, tama. Next. Ayun, ganun nun. Banana Q. Tama. Ito, game show. Wika Rambulan. Okay, game? Game. Sige. Game. Oh my God. Robin sa Joanne, ha? 1, 2, 3, go. Hooray. Joanne. Sorry. Alam ko yan eh. Joanne, sila Jo. That's Mahal. That's Mahal. Sorry. That's Mahal. Hep-hep nga pala. That's Mahal. 1 point na sila Jo. That's Mahal. Wait lang. Alam na wala na ako ng connection.
Next. 1, 2, 3. Atensyon, mahalina. Gumagalaw. Next word. Next. Wait lang. Bawalan sa ako ng connection. Ay, ay, ay. Hooray. 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 Hep, hep. Hooray. Yung nauna. Tanging yaman. Tanging yaman. Ay, may problema yung ano ko. Speaker. Wait lang. Papalit ako ng ano headset. Ah, sige, si Ren muna. Ren, ikaw muna. Sige, sige. Sige. Nauna na ako, ah. Sabi ko, tanging yaman. A 2 points na yung mga sisters, ha. Next word. Hep, hep. Hooray. Robin. Seo. Seo. Aksiyo. O, 1 point. Aksiyo. Next word. Hooray. Epep. Uling, El Bimbo. El Bimbo. Nauna kami. El Bimbo. Nanig na ba ako? Oo, sir. Anong sagot? Oh, El Bimbo. Huling. Hauling. Next. Epep. Rob. Hulaan nyo. Jumanji. Jumanji. Jumanji daw. Jumanji. Hooray! Ito na. Ito na. Ito na. Ito na ako. Kapit na, te. Nahulaan na. Next word. Epep. Hey, Robin. Apollinaire you mabini. Ano rin? Apollinaire you mabini daw. Apollinaire. Doon kayo na. Next word. Hooray! Disneyland. 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 Do. 40. Next. Hep, hep. Robin. Burj Khalifa. Kat. Naghang. Ay, sayang. Sayang. Hindi ko na picture. Hindi na nga lang ako. Next. Baka naman. Wala itong wifi. Oh, hooray! Download sa sayaw ko. Connection. Tama. Ako yung nawawala. 5-4. Kaya nyo pa? Ah, wala na ako ng connection. Ako din, lilipat lang ako sa glit. Sige, kayo na ako. Re-recon ako, ah. O, sino nang sasagot sa brothers? Si Noel. Nandiyan ba si Noel? Ay, yeah, dito ako. Sige, nawala ko na mag-hep-hep. Jo, andiyan ka pa? Andito pa ako. Kaya ko pa. Nakabalik na ba ako? Oo, okay na, ayan. Robin. Jo, okay ka na? Hindi ko kapsado. Andito. Okay. Ana? Parozazin. Frozen. Frozen. Frozen pala. Hooray! Hep, hep! Jo! 5, 4, Monument Avenue. Monumento. Ama!
Anong monument? Monumental. Nagkaya dito, ano ba? O, five all, ha? Next word. Aray. Pepep. Do. Pepep. Do. Pinakbet. 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 Okay. Next word. Pepe. Aray. Robin. Ay, ano na lang eh. Tag ay handi aro. Cagayan di oro. Cagayan di oro. Yun, cagayan di oro. Yes. Nakakalimutan ko. It's all. Word. Aray. Aray. Jo. The Lord of the Rings. Next word. Ray. Ray. The Lord of the Rings. 8-6. Next word. Ray. Robin. Ren, alam mo yan. 5. Ano? 4. Ako, hip hip. Oo nga, tayo nga. Foreshadowing isda. Tama. Ay, oo nga, no. Galing, galing. Kala ko, Zermar. Kala ko, Zermar. 8-7. Next word. Hooray! Robin. Hooray! Isipata. Hello? Hala, isipita ka pata. All 8. Next word. Nalo na. Hooray! Empanada. Ano? Empanada. Empanada. Oh, last one na sila, Robin, ha? Wala, bakit na muna kaya kami? Nalilito ka kaya sa word mo? Delay sa'yo! Hooray kayo, Joanne, ha? Hooray. Next word. Hooray nga! Next word. Hooray! Pepep! Hooray! Isap mata! Isap mata! Isap mata! Kala ko mura. Matter. Oh, 9 all. Last one. Hooray! Pepep! Hooray! Ano kami? Pepep! Jo! 5. Indian name. 3. Teach me how to. Angelina Jolie. Steel. Angelina Jolie. Ay na, Angelina Jolie. Wala nang time. Kanina pa nila sinigaw. Angelina, yung connection. Wala nang time. Kasalanan ng Converge to, ha? Kasalanan ng Converge. Oo, napanalo na kayo, Angelina Jolie. Okay. Mister Tanaro. Finally, may nanalo din. Yun lang naman. Thank you, Kathleen. Alay, ang ganda ng game. Okay. I-ano na natin. Balik na tayo. Wala si Jillian. Pabalik muna yung... Kat, ako muna gawin mong host. Ano? Click mo sa ano ko. Click mo yung noon niya. Yung may tatlong dot. Ano? Naka-laptop ka ba, Kat? Oo. Click mo lang yung ano, yung may mukha ko. Tapos yung may mute. May tatlong dot doon. Oo, may tatlong dot na lalabas. Okay. Oh, nose na ako. Okay, sige. Mag-ano na tayo, mag-breakout room na tayo. So, wait lang ha. Ayusin ko lang ang breakout room. My life you saved at all cost. You showed me the way. Kasama niya si Jillian,
Now I offer myself to you. I want to be with you evermore. Sama ko na rin si Rachel. Okay. Right by your side, I stay worshiping you all day. I will live and die for you. Anything I will do, for heaven is here in my heart. Anything I will do, for heaven is here
in my Lord. I wanna be in heaven with you. Right by your side, I stand worshiping you all day. I will live and die for you. Anything I will do, for heaven is here in my heart. The Christian life is not an easy life, full of do's and don'ts, reminding and reprimanding. Sometimes suffering is easier to feel than joy, or hopelessness is more apparent than hope. In this Christian life, a new life we're invited to live, we need someone to be with us, to equip us in knowing our faith and helping us defend it, to enable us by giving us strength, guiding us from what is wrong in order to do what is right, to empower us in doing the mission, serving others, proclaiming God's word. In this life, we need someone, for we will never survive on our own, giving us the grace to do what we must, challenging us to live as how God intended us to be, moving us to feel joy despite the sorrow, to experience peace despite being disturbed. This Christian life is not an easy life, but with the Holy Spirit, it will be a life that is definitely worth it. The Christian life is not an easy life, full of do's and don'ts, reminding and reprimanding. Sometimes suffering is easier to feel than joy. Or hopelessness is more apparent than hope. In this Christian life, a new life we're invited to live, we need someone to be with us, to equip us in knowing our faith and helping us defend it, to enable us by giving us strength, guiding us from what is wrong in order to do what is right, to empower us in doing the mission,
serving others, proclaiming God's word. In this life, we need someone, for we will never survive on our own, giving us the grace to do what we must, challenging us to live as how God intended us to be, moving us to feel joy despite the sorrow, to experience peace despite being disturbed. This Christian life is not an easy life, but with the Holy Spirit, it will be a life that is definitely worth it. The Christian life is not an easy life, full of do's and don'ts, reminding and reprimanding. Sometimes suffering is easier to feel than joy, or hopelessness is more apparent than hope. In this Christian life, a new life we're invited to live, we need someone to be with us, to equip us in knowing our faith and helping us defend it, to enable us by giving us strength, guiding us from what is wrong in order to do what is right, to empower us in doing the mission, serving others, proclaiming God's word. In this life, we need someone, for we will never survive on our own, giving us the grace to do what we must, challenging us to live as how God intended us to be, moving us to feel joy despite the sorrow, to experience peace despite being disturbed. This Christian life is not an easy life, but with the Holy Spirit, it will be a life that is definitely worth it. Sure, walang sound. Ano yung pipindutin ko? Stop sharing ka ulit. Tapos kapag nag-share ka, bago mo i-start sharing. Ayun, yung dalawa? Uh-oh. Sa dulo. Thank you. The Holy Spirit is called by many names in the Bible. Yes, meron. Among these names, He is known as the Spirit of Promise, the Spirit of Truth, the Spirit of Power, and the Intercessor. As all of these things combined, He is for us, as Jesus described Him, our Helper. Let's have a look at some of these characteristics of the Spirit, and we can start with the Spirit of Promise. When Jesus was on earth, He taught His disciples many things. When He left the earth, He gave His disciples the promise that He would not leave them on their own, but would send His Spirit to be their helper. The Spirit came to the disciples on the day of Pentecost. We can read about that in Acts 2. God gives us the Holy Spirit when we commit ourselves to obey Him, and the promise is that through obedience and walking in the Holy Spirit, we gain the fruit of the Spirit, which is things like love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, and more. But to come to this, we need help.
and then we need the Spirit of Truth. The Spirit reminds us of everything Jesus taught us, His commandments. He opens up and reveals the Word to us so we can understand it. He gives us light and revelation. He leads us to the enemies in our flesh. He shows us where our own lives do not match with God's Word. He leads us to acknowledge and love the truth about ourselves, where we do, say, and think things that aren't pleasing to God. For example, He might remind us that Jesus said that we should love our enemies. The Holy Spirit shows us when we lack this, and then He becomes for lust of the flesh. To get His power. If we are willing to humble ourselves under His guidance instead of working on our own ideas, opinions, and will, then He can help us. In Romans 8 verse 11, it says that the Spirit gives life to our mortal bodies. This is the power of eternal life that we get when we overcome sin. Another way the Spirit gives us real help is as the intercessor. He prays for us when we don't even know what to pray for ourselves. He knows the things of God and He comes to help us. He leads us in the direction of the will of God. When we don't know which way to go and what to do, the Spirit leads us. All of these aspects of the Spirit put together are what enable us to follow Jesus and to overcome as He overcame. Then we get a good life here on earth and we are prepared for an eternity in heaven. Mute ka rin. So, yun. Yun, napanood natin yung sinare ni Teacher Robin, which is, ganda yung message, summary of the Holy Spirit. So, ilan tayo ngayon? 1, 2, 3, kompleto pa rin yung participants. So, ayun, as we end this talk 8, gusto ko lang uli marinig yung mga insights ng mga ating participants. So let's start with Noel. Brother Noel, what was your learnings and teachings reflections? What's up mga kapogi? Kamusta naman kayo dyan? Good. Ang sarap sa pakiramdam nung malaman mo na merong kang Holy Spirit in your life na sinasabuhay mo kasi alam mo yun, binibigyan niya yung force to strengthen and yung faith natin, and pag may meron tayong Holy Spirit, andun yung guide niya for righteousness sa buhay natin. Yun po. Yun, isang bagsak para kay Brother Noel. Okay, tanong kamsahamnida. Tanongin naman natin si Brother AJ. What was your reflections at the teachings natin? Ayun po, nasabi ko naman na din po sa ano po, sa break room. Yun po, sa akin for me po is parang every tao po has the ano, the persona of God po sa katawan nila. And yun po, tawag dito, hindi ko ma-explain na maayos. Yung ano po, yung Holy Spirit po, yun. Yung Holy Spirit po is within ourselves po. Okay. Isang bagsak para kay Brother AJ. Tama naman yung nabanggit ng ating dalawang brothers, Holy Spirit is union with God, and yun yung na sinasabi nila. So, let's move on to our
sister na participants. Let's start with Sister Jillian. What was your learnings and reflections on topic? For me po, gaya nga po sabi kanina si Jo, yung parang sa simula pa lang po, si God po, nagbigay na po siya sa atin ng something na makakapag-reach out sa atin. So I think from yung mga apostles, yung mga prophets niya po na pinadala dati, then nag-turn po siya sa New Testament, which is Jesus po, and now po parang nag-continue siya sa Holy Spirit. Parang for me po, God continually, continuously niya po tayo nireach out, and through the Holy Spirit, parang binigyan niya rin po tayo ng gift to really to have a way na mas lalo natin siyang maintindihan at para mag-reach out na rin tayo sa kanya. And it is up to us po kung paano na, kung tatanggapin pa natin yung invitation niya para sa atin. So yun po yung sa okay. Isang bagsak para si Sister Jillian. Okay, next, Sister Abigail, what was your teachings and reflections? Tunan mo during this topic. Sa akin naman yung parang halos grasy ng mga sinabi nila na pinadala yung Holy Spirit para gabayan tayo. Feeling para sa akin simula pa nung pagkabata ganyan, meron ng nakalaan na parang may Holy Spirit na ginagabanday sa atin para gabayan tayo. Yun lang ay paano natin sila makikilala or paano natin tatanggapin. Ganun. Okay, isang bagsak para kay Sister Abigail. Okay, yun nga, same, meron silang naging pare-parehas na learnings, meron din magkakaiba, but still it all comes down to one, which is about the life of the Holy Spirit, about the gifts of the Holy Spirit. So, it is about union with God, knowing God through the Holy Spirit, gaya nga ng sinabi ng the Spirit is part of the Trinitarian, which is God the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, ayun, I think we enough na yung mga natutunan natin on this talk 8, and we are now moving to talk 9. So, next week for talk 9, isa yata na kailangan gawin is, hindi yata, isa sa kailangan gawin is i-one-to-one sulit kayo ng VL. So, this is, I think, the second one-to-ones para mas malaman nila yung mga burdens niya sa buhay, sa pain. Kasi right now kasi wala pang binabang guidelines for pray-over session, but during talk 9, napaka-importante na dapat wala tayong kinikerry na burdens. Wala tayong ini-carry na pains so that we can concentrate on giving ourselves to the Lord and accepting Him as our Savior. So, maybe anytime this weekdays, magagawa ng paraan ng mga BGL natin na makakwentuhan kayo just sa chit-chat. Pwede nyo rin sila i-meet. Pwede na ba? Yung malapit, ha? Si Robin, pupuntahan niya si Noel. Tara dito. Sama ako, ah. Tara dito, ako bahala sa'yo. Travel. Pwede na yan. So, yan. Napin ang Blackpink. Meron na kami ulit yung i-present. I-share screen ko lang. Ha? Ay, magkaiba ba yun? Iba pa ba yung na-play kanina? Ay, saan? Ito? Meron lang kaming parang related lang kayo. Related lang. After Jesus went back to heaven, His friends and helpers were praying together in a big...
Check mo sa'yo kung nag-play. After Jesus went back to heaven, his friends and helpers were praying together in a big room. Suddenly, something amazing happened. At first, it sounded as if a huge wind were blowing. Next, flames of fire flickered over every person's head. Then God's Spirit came, and everyone began to speak in different languages. This was the gift from God that Jesus had promised his followers. The day that God's Spirit came to Jesus' followers, there were people from many countries in Jerusalem. These people spoke different languages. When they heard Jesus' friends praying, they went to see what the noise was all about. They found Jesus' friends telling about the great things God had done, but they were all surprised to hear it in their own language. They asked, "What does this mean?" After that day, when the Holy Spirit first came, Jesus' followers began to do many miracles. Telling people about God's love and how Jesus had come to save them. One afternoon, Peter and John went to the temple. A man who couldn't walk sat there begging for money. Peter looked at him and said, "I don't have any money, but I do have something else I can give you. By the power of Jesus Christ from Nazareth, stand up and walk." Up jumped the man. His feet and ankles were now strong. He was healed. Yun, yung mini short clip na pinanood namin was about the gift of tongues, the other gift of the Holy Spirit. So gaya nga ng sinabi ng speaker kanina, gift of tongues is a prayer language that you are talking to God. Isa siyang spiritual gift wherein you will understand the message and understand the message and receive the benefit God intended to them. So, lahat tayo, meron tayong, bibigyan tayo ng kanya-kanyang gift, such as gift of healing, gift of prophecy, gift of faith, knowledge, wisdom. Knowledge, wisdom. So, ayun. Interpretation. So, ayun, yung mga example ng mga gifts of the Holy Spirit. So, ayun, as we end this talk, meron pa kaming isang pakulo. Early bird. Sa early bird, sobrang early talaga niya. Oh, dahil sobrang late kami. Namang hindi ka lang dyan. Partida sa biyahe pa yan, ha? Okay. Ay! Talaga ba? Sa biyahe pa siya niya. Nakaalala pa nga ako pa rin na sabi ko baka malita ko. Wala pa akong headset kayo naka-speaker lang. Pero ito, ating early bird. This is Star Abigail ulit for the pang-ilang. Congrats! Salamat!
Dahil siya po ang sobrang aga, naunahan mo yung service. Kaya yeah, pala sabi ko kanina, wala ata ako signal. Kaya po ang papalit sa akin. Wala ko yung connection ko, mahina. Saka kung malakas pa ang connection, baka 3:30 nandiyan na siya. Yun, natapos na natin and natapos na natin ng talk 8. So, kita-kita tayo for talk 9 next week. Siguro meron na kaming maiki-clear na guidelines. Then, kakausapin kayo ng mga DGL on what will be required on talk 9. I think makakausap naman kayo nila this coming week. So, let us end this talk with the worship. Let us glory. Let us praise our God in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you, Lord, for giving us this talk 8. Thank you for showing us about the gifts of the Holy Spirit. Thank you for enlightening our hearts with love. And thank you, Lord, for giving us this fire of serving you. Yung pag-serve namin, Lord, is utang po namin sa inyo, Lord. Patuloy ka po namin pagsisilbihan, Lord. Taos puso po namin itinataas ang aming mga prayers, Lord, para po for this CLP, Lord. Lord, nataasin po namin ang taos-pusong pasasalamat for the resources na meron kami on this CLP, especially for giving us speakers for every talk, for these participants na umattend po ng aming CLP, for this team, especially these team members that we have right now who is doing their best to be able to accommodate all our needs in this CLP. Lord, as we go through, Lord, to this CLP, we are now entering the module 3. Naway, gabayan niyo po kami, Lord, as we enter a new module. Lord, we pray, Lord, for the talk 9, Lord, na ma-execute po namin ng mabuti. Kahit medyo nagiging challenge po kasi may panibagong guidelines po for talk 9. I know it will not be the same kagaya po ng mga naging past practices namin for talk 9, but I know you will be always there to give us the wisdom that we need to be able to plan and manage this this talk 9. Lord, with a heart full of love, Lord, tinataas ko po na pakinggan niyo lang po yung mga prayers po ng bawat isa, prayers po ng mga participants, Lord. I know you've gathered us here to see the love you've given to us. So, my dear brothers and sisters, patuloy lang tayo magtiwala. Let us continue to have a union with God. Let us continue to unleash our faith, to strengthen our faith. Let us continue to trust His plans for us. And hindi niya tayo pababayaan. We are all gathered here to praise and worship Him. Patuloy lang tayong magtitiwala gaya ng sabi ng speaker kanina. As we age over the years, habang lalo tayong tumatanda, lalo rin tayong bumabata. Kasi as our age increase, the length of God is so mas mabilis natin nakikita si God sa ating buhay kahit matanda. So, I would like to offer to you this song, Heaven. Blood on the cross, my life is saved at all costs.
showed you way. Now I offer myself to you. I want to be with you evermore. Lord, I want to be in heaven with you. Right by your side, I stay worshiping you all day. I will live and die for you. Anything I will do, for heaven is here in my heart. Died on the cross. My life you saved at all costs. You showed me the way. Now I offer myself to you. I want to be with you evermore. Lord, I want to be in heaven with you. Right by your side, I stay worshiping you all day. I will live and die for you. Anything I will do, for heaven is here in my heart. Brothers and sisters, we are called here today to witness the love of God for us, to show us that we have an awesome God, a God that always listens to us, a God always watching over us, a God who is always there for us, continuing watching us,
and giving us the strength to continue our lives as we go to a new week. Let us live our life praying for the praying for everyone, and let us continue to receive the gifts of the Holy Spirit, and let us continue to pray the rosary. Let us always pray. Let us continue to communicate with God. Let us continue to accept the words that He delivers to us. So, as I close this worship, I want to leave a reflection on how can we communicate with God. Am I spending the time enough? Sapat ba yung mga oras na iniiwan ko so that I can communicate with God? Or do I need more time? Do I need to read the Bible? Do I need to know anything about our Lord? So let us continue to life, continue our life with the Holy Spirit. So let us pray, glory be to the Father, and to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Okay. Teka ha. Picture muna tayo. Picture. One, two, three. Ay, wait lang, habang nandito yung mga participants. Noel, makakapunta ka next Saturday, tama? Makatend ka, no? Mm-hmm. Jillian? Wait, try ko. Yes or no lang. Yes na yan. Yes na. Sige na. Yes na yan. Sige, chat ko si Tito po. Joke lang. Sige. AJ, ikaw? Free ka naman next Saturday? Yes na rin yan. Yes. Okay, si Sister Abigail pala yung sumalista. Okay, so maraming salamat, Noel, Jillian, and AJ. Rachel, salamat for joining. See you next Saturday as we tackle the first talk of Module 3. Salamat! Bye-bye! Salamat! Salamat. Thank you! Okay, Friday. Thank you! Yeah. Noel, AJ. Winood kayo ng bagong ng bagong vlog ko ngayon na. Yes, upload ko lang. Oo, yung Korean. Ko oh, fan na 'yon. Okay, abangan namin. Ingat kayo. Salamat. God bless. Thank you. Annyeong. Sayonara.